ang proyekto po na to ay, ang title niya ay Development of Strategies for Low-Cost Organic Farming, the Microbial Flora and Parasite Fauna of Philippine Native Swine. So ito po ay pag-aaral natin ng mga mikrobyo at mga parasito na nakikita natin sa sistema ng ating mga katutubong baboy. Ito po ay unang-una, mahalaga sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy. At pangalawa ay ang kung ano ang epekto niya sa mga local farmers, kalusugan din ng mga local farmers at ang kanilang mga pamilya, na kung saan ito kasi ay common na backyard farming practice, lalong-lalo na sa lugar ng Quezon province. Meron po kasing increased demand, no, ng ating Philippine native swine. Tumataas ang demand dahil ito ay unang-una yung kanyang tinatawag natin na nutraceutical values at yung kanyang masarap na karne, no? Ito ngayon ay ginagawang lechon na kung saan mas mataas yung nutraceutical value niya at in terms of the price, mas mataas ang presyo. So ito ay makakatulong sa ating mga local farmers dahil magdudulot ito ng mas mataas na income sa kanila. Mas mataas ang presyo ng karne kaysa doon sa commercial na baboy. Para sa isang local farmer, mas madali itong alagaan kasi mas malakas ang resistensya niya laban sa iba't ibang klase ng sakit at malakas din ang resistance niya sa paiba-ibang klima natin. Hindi mo na kailangan pa na magbigay ng mga antibiotics tulad ng bawas sa mga commercial swine, talagang regular ang pagbibigay ng mga gamot, no, or antibiotics o kaya mga bakuna para labanan yung mga sakit. Itong mga baboy na to, mga katutubong baboy, sa isang low-cost farming, hindi na ito binibigyan, ano, ng mga gamot o ng mga bakuna laban sa mga sakit dahil nga sila ay malakas ang kanilang resistensya. Ano ba ang aming objective sa proyektong ito? Unang-una ay para sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy. Kahit na ito ay mataas ang kanilang resistensya laban sa iba't ibang klase ng sakit, dahil na rin sa challenge ng ating climate change at yung mga iba't ibang factors na human-made, no, or tinatawag natin na anthropogenic, naiiba na rin yung dynamics ng kanilang kalusugan. So, kailangan nating malaman kung ano ba itong mga mikrobyo o mga parasite na nasa system nila. Maaring naturally occurring sa kanilang sistema, pero maging eventually maging challenge, ano, dahil nga sa mga iba't ibang environmental factors na nasa paligid natin. So, unang-una, kalusugan ng mga baboy. Pangalawa, sa aming pag-aaral, nakita namin na yung mga mikrobyo at mga parasite na nasa mga baboy na to ay maaaring makontamina ang ating paligid at dahil nga ito ay madalas backyard farming, pwede itong makapagdulot din ng sakit, no, sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers at sa ating at sa mga pamilya nila, no? Kasi ang isang katutubong baboy ay hindi mo malalaman yan talaga kung meron ba itong sakit o wala, no? Unless you will sacrifice and dissect the animal. So kinokolekta namin yung mga iba't ibang partes ng katawan at dinadala namin sa laboratorio at ito ay ine-examine namin. Maraming paraan kung saan pwede namin itong i-examine through microscopy, ano? Kailangan namin kasi yung iba dito talagang sobrang liit. Kailangan mo talagang makita sa gamit ang microscope. Pwede rin naman yung tinatawag natin na molecular detection para malaman mo kung ano talagang
specific na species, no, ng mikrobo o kaya ng parasite na meron sa isang hayop. O maaari din na, na meron sa isa sa ating environment, no, or kapaligiran. Na maaari ding malipat sa tao. Kasi sa Pilipinas, tumataas na rin ngayon ang tinatawag natin na soil-transmitted helminths. At may mga reports na yung bulati ng baboy ay pwede nang lumipat sa tao. At yung bulati na nakikita natin sa tao ay maaari na rin lumipat sa baboy. So yung tinatawag natin na transmission dynamics ano, ng mga parasites at mga bacteria ay kailangang maintindihan natin para mabawasan yung sakit hindi lang sa mga hayop kundi pati na rin sa mga tao. So parang itong proyekto na ito ay tinatawag natin na One Health Approach. Kasi hindi lang yung alaga nating baboy, kundi yung meron din kaming mga samples ng lupa, ng tubig o tinatawag natin na mga environmental samples. No? At kumukuha na rin kami ng samples na galing sa ibang hayop at ganun din sa mga farmers ano sa dumi na kung saan ay maaring magkaroon na rin ng transmission. No? Pero hindi namin sinasabing meron ng transmission dahil hindi pa ito tapos. Baka naman wala o baka naman meron, pero yung aming preliminary studies ay nakikita naming merong mga parasite na naglumilipat na galing sa hayop at sa tao. Maari din naman kasi itong mga mikrobyo na to o parasite ay talagang nasa sistema nila. Ano? Pero paano ito na maiiwasan? Siguro pagkatapos ng proyektong ito, pwedeng ipagpatuloy at mag-develop ng feeds ano, na kung saan ay pwedeng maging pampurga. Ano, kasi merong mga halaman talaga na pwedeng gamitin na pampurga sa mga baboy. No? O merong mga tinatawag natin na antimicrobial potential. So yun po, dahil may mga pag-aaral na ngayon ng organic feeds, ano, ano yung pwede pa nating idagdag dito ano, na makakatulong sa pagbawas ng mga mikrobyo o ng mga parasite sa mga system ng mga katutubong baboy na to. Maraming mga institutions na naging katuwan ng proyekto nito. Unang-una, nagpapasalamat kami sa College of Agriculture sa pangunguna ni Dr. Jean Bulataw na kung saan siya ang talagang unang-unang nagkaroon ng research and extension activities sa native swine farming dito sa Quezon. Ito po ay offshoot ng kanilang pag-aaral. Pangalawa, nagpapasalamat din kami sa National Swine and Poultry Research and Development Center of Bureau of Animal Industry sa kanilang suporta sa pananaliksik na ito. At syempre, nagpapasalamat kami sa Provincial Agricultural Office at mga iba't ibang Municipal Agricultural Offices at ang kanilang mga livestock inspectors na kung saan ay nakahanap kami ng ating mga collaborators no, dito sa lugar ng Quezon Province. At ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa kanilang suporta no, sa pagbibigay ng pundo para ito ay magawa namin at makumpleto namin. Umpisa pa lang po ito, maaari nating i-extend sa yun nga nabanggit ko kanina, yung pag-develop ng feeds no, sa ating organic farming regarding native swine. Pangalawa ay ano ba yung agricultural practices no, na kailangan nating baguhin, lalo na yung mga traditional na practices natin upang maiwasan yung sakit o yung prevalence ng mga mikrobyo at mga parasites. At pangatlo, ano yung extent ng contamination sa paligid natin? Ano, kasi alam din natin na yung dumi ng ating mga alagang baboy no, sa integrated farming, ginagamit din ito na manure
ano, para sa ating mga vegetable farms. At maaring ito ay isang maging venue ano ng transmission no from animals to humans. Isa rin sa mga objectives namin ay makapag-develop ng technology guide ng tamang pag-aalaga no ng ating mga katutubong baboy through backyard farming at paano natin maiiwasan doon sa guide na yon ay naandun yung mga tamang good agricultural practices that will address health of the native swine, health of the farmers, and health of the environment. So yun yung tinatawag natin na One Health Approach. Ang ating mga target beneficiaries ay ating mga local farmers. No? Dahil nga ito ay madalas ang mga katutubong baboy ay inaalagaan natin sa paligid natin. Paano natin ma-maximize no, yung potential ng ating mga katutubong baboy sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga na kung saan maiiwasan natin yung mga sakit na dulot ng mikrobyo o ng parasite. Pag malusog kasi ang isang hayop, mas maganda yung kalidad ng kanyang karne. At this can be translated to a better marketability of our native swine. Kami po sa kagawaran ng pagsasaka, particular dito sa Region 4A, patuloy po kaming nangangalap ng mga technology na magagamit namin sa pagtulong sa mga magsasaka. Sa ngayon nga po, ang napagtuunan namin ng pansin ay yung native animals, which is dito po sa amin sa Calabarzon, lubhang marami yung populasyon. Umalaki po yung potensyal ng native animals, unang-una na dahil adapted nga po ito dito sa ating klima. Sila po yung mga hayop na kahit hindi natin binibigyan ng intervention, patuloy na dumadami. Plus, meron pong mga dispersal program na ginagawa ang aming kagawaran, kung saan ang ipinamimigay po namin ay mga native pigs at native chicken. Yung native animals po namin, utay-utay po namin inihahabol in terms of organic production. Alam naman nating lahat na ang limitations ng livestock pagdating sa organic production ay yung feeds. Kaya po, naisipan namin isama siya sa mga organic vegetable farmers. Yung mga surplus na napoproduce nila sa kanilang gulayan, ay yun po yung pwede nilang gawing pamakain sa kanilang baboy at manok. Meron po kaming researches na rin tungkol po sa development ng mga forages. So after po namin mabigyan sila ng training sa produksyon, ang susunod nilang itatanong pagka dumami na yung kanilang alaga ano yung susunod? Sinong bibili? Saan namin ibibenta? So sa ngayon po, yung native pig, ang market lang niya ay yung lechon natin sa Metro Manila. Same thing with sa native chicken, Metro Manila din, which is kalimitan ang ginagawa ay tinola lang. Kaya po na-conceptualize namin yung meat processing. Mapalad po tayo dahil yung project natin ay pinondohan ng Bureau of Agricultural Research sa pamamuno ni Director Dick Eliasar. Kasama po doon sa proyekto yung meat processing laboratory. So yun pong tapa, longganisa, lahat po yan native animals. At gumagamit po din ng mga herbs and spices na matatagpuan din mismo sa bakuran. Like nandyan po yung oregano. Nandyan din po yung lemongrass, so meron din po tayong basil. At yun pong iba, gaya ng mga stevia, celery, yung mga spices gaya ng paminta, bawang, sibuyas. So far, maganda po yung feedback ng mga farmer na gusto na talaga nilang mag-train. Marami nang gustong mag-adapt ng ating technology. Isa po sa ginagawa doon sa meat process ay patuloy na tumutuklas ng iba't ibang formulation ng processed meat.
Ngayon po, nandito na tayo sa pastry. Ito na po yung commercialization ng ating research project pagdating sa native animal meat processing. So, mapalad po tayo kasi priority commodity siya ng aming region. Patuloy po yung pamimigay ng native pig in preparation dun sa commercialization ng aming meat processing project. Para po mas mapalawig yung pagpo-promote ng native animals, nakikipag-ugnayan po kami sa limang probinsya ng Region 4A. Ito nga po yung sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Sa kasalukuyan, sumigit kumulang mga 15 seminars na po ang aming nakakandak at more or less mga around 300 farmers na po yung naka-attend. Sa ngayon po, medyo napagtuunan namin ng pansin yung Quezon kasi lubhang napakataas talaga ng populasyon ng native animals doon sa probinsya namin ngayon. Ang lalawigan ng Quezon ang may pinakamaraming produksyon ng native pig dito sa Calabarzon. Humigit kumulang sa 60,000 na ulo ng native na baboy ang lumalabas sa aming lalawigan kada taon. According sa survey na ginawa ng UPLB, 68.1% ng lechon na kinakatay o ginagamit sa buong Luzon ay mula sa Quezon. Ang pag-aalaga ng native pig ay mahalaga sa mga magsasaka ng lalawigan ng Quezon kasi una, ito ay ang source of income nila. At pangalawa, ang pag-aalaga din ng native pig ay nagsisilbing insurance nila sa panahon ng pangangailangan. Lalo na kung magkaroon sila ng biglaang bayarin sa eskwela o kaya ay nagkaroon sila ng problema, halimbawa't nasira ang kanilang mga paghahalaman sa panahon ng bagyo. Ang lalawigan ng Quezon ay mayroong programa, yung tinatawag namin Quezon Native Pig Development Program, kung saan unang ina-address namin ay ang production. Pangalawa, dinidevelop din namin ang processing or value adding para mas lumaki ang kita ng mga farmers. So, sa pag-aalaga ng baboy, ang mga farmers ng Quezon ay kumikita ng 500 to 1,000 kada ulo. So, gusto namin mas mapataas ito. Sa ngayon, nag-uumpisa kami dito sa processing ng native pig. So, sa tulungan ng DARF of 4A sa pamamagitan ni Mr. Wilmer Faylon, itinuturo namin sa aming mga farmers kung paano ang pagpaprocess ng native pig. Sa ngayon, meron kaming ilang mga farmers na nag-adapt na ng technology ng native pig processing. Ito ay yung sa RIC Latangan, sa Mulanay, Quezon. At yung aming farmer na nanalo ng 2016 Gawad Saka as Outstanding Small Animal Raiser na si Ms. Edelisa Ramos, siya ngayon ay nag-uumpisa na rin magproseso ng native pig. Ang aming farm po ay isang intensified, diversified, organic farm system po ang ginagamit namin dito. So dito po makikita nyo yung mga iba't ibang mga halaman, iba't ibang forages, at iba't iba rin po mga livestock. Since po ng 2011, nag-alaga na po ako ng native na piglets. Nag-start po ako ng 8 piglets. Yun po ang naging foundation stock ko. Tapos, nakakuha rin po ako sa Bureau of Animal Industry na develop nila yung BT Black na tinatawag. So, nakakuha po ako ng isang barako doon na kung saan yun po yung pinag-umpisahan ko. Sa ngayon po, sa pag-monitor na po ng mga tao ko, nasa mga 200 na po. Ang amin po mga alagang mga native na baboy, andyan po yung combination po ng mga piglets, meron pong mga sow, meron din po kaming anim na boars. Nag-attend po ako ng seminar doon po sa Lipa, sa Stiark, that is last year. So, in-apply ko po kaagad yun na natuto akong gumawa ng longganisa, ng tosino, ng tapa, pero mas binigyan ko po ng diin yung paggawa po ng longganisa. Bilang farmer po, ito pong pagpaprocess, napakalaki pong tulong para makadagdag po ng income, para maging sustainable po rin yung farm operation namin. Nag-umpisa lang ako sa friends na inintroduce ko yung aming native pork longganisa. Ngayon po, may umu-order na po in bulk.
nasabi po sa akin na magbabranch out po siya ng 4 branches. So, sa isang branch, eka nga sabihin natin na 250 kilograms. Tapos doon sa iba pa niyang mga stores, tigto 250 kilograms. So, in a week, mabilis pong maubos yung mga longganisa. Ako po ay lubusang nagpapasalamat po kay Dr. Wilmer saka sa STR na kung saan po ay natuto na po akong gumawa ng longganisa, tocino, tapa, ng katulad po ng siomay. So, napakalaki po ng tulong para makadagdag po ng income para sa amin. Patuloy pang nagdi-develop yung aming istasyon ng iba't ibang produkto. Kagaya po ng ito po yung bagong na-develop natin, yung native pig ham. May kasama na rin pong embutido, tsaka yung chicharon, kung saan ini-standardize din po natin yung mga formulation ng mga produktong ito. Kasama rin po dito yung pagsumite sa laboratory para sa nutritional analysis, plus yun pong packaging para po pag ibinigay natin sa ating mga farmer, kumpleto na lahat. May nutritional analysis, packaging, at kung paano siya gawin. Sa nutritional analysis, very convincing naman po na talagang healthy yung ating mga native animals. Mababa yung fats, mababa yung cholesterol, at mataas po yung protina at mineral. Pinapatunayan po nito na talagang yung native animals ay maaaring kainin ng mga health conscious na mga consumer. Ito po yung mga niche market natin na sinatinatawag na bumabayad ng kahit medyo mahal na produkto as long as may quality at healthy yung kanilang kakainin. At para madagdagan pa yung kaalaman at ma-improve pa yung teknolohiya tungkol sa meat processing, nakipag-ugnayan po kami sa mga eksperto sa UPLB. Sila po yung nakatuwang namin sa pag-standardize ng pag-slaughter ng ating mga native pig, pag-fabricate o yung meat cuts, at formulation for every product na ilalabas natin dito sa ating rehiyon. Nakita namin yung pangangailangan na magkaroon ng sariling cutting standard ang native pig. Unang-unang dahilan, magkaiba ang laki ng native pig at saka ng commercial pig. Kung nakita namin na kung susundin natin yung cutting standard ng commercial pig, hindi maganda yung kinalabasan nung una naming i-attempt. So, ang nangyari, pinag-aralan namin yung structure ng carcass ng native pig at nakaderive kami ng tatlong wholesale cuts. So, yun yung ham, middle, at saka shoulder. Ang atin naman pong future plans tungkol dito sa meat processing na ito ay makapag-establish ng isang meat processing center kung saan lahat ng produkto ng native animals ay maaari nating gawin at ma-connect ang meat processing center na to doon sa mga production area na hindi capable mag-produce ng meat products. So, ito na po yung isang sistema kung saan magkakaroon ng connection between the consumer, between the processor, and between the producer ng mga native animals natin. At ang Region 4A po ay nag-procure ng spray dryer kung saan maaari po tayong makadevelop ng isa pang produkto. Ito po yung mga powdered mixes kung saan pwede nating ihalo siya sa cup noodles, pwede nating siyang gawing seasoning saan mang ating lutuin. Makakatulong din po itong spray dryer na to para mabawasan yung wastage ng ating mga native pig during processing. At the same time, mapupuli utilize po natin yung ating mga native pigs doon po sa mga parte na hindi na natin supposedly pakikinabangan. So ngayon, maaari na nating magamit, pakinabangan at pagkakitaan. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng nakatulong namin sa proyekto. Particular na rin nga po dito yung aming Regional Executive Director, Director Arnel de Mesa, Director Digna Narbacan at Director Milo de Los Reyes. At sa DA Bar po, nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagsuporta. Marami pa po kayong matulungan gaya ng regional. Ganon din po sa aming mga partners sa UPLB at sa Office of the Provincial Veterinarian. Maraming salamat po.
Sana yung mga partners na ito ay patuloy na sumuporta sa lahat ng proyekto ng kagawaran ng pagsasaka Region 4A at patuloy na iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka dito sa aming region.